Hello guys, welcome back to my channel. Again, Sir Q, usapang kawayan pa rin tayo. Nandito pa rin tayo sa bundok, magtatanim tayo guys ng kawayan. So ito yung binungkal natin kanina dun sa may bahay. Tapos ito yung bago. Ang kaibahan kasi ito ay buhay na siya. Meron siyang usbong, itatanim natin ito dun sa bahaging ito. Tapos ito naman guys, pag magtatanim ka, bagong kinuha ko lang to ngayon. Kung magtatanim ka, kailangan meron siyang mga ugat-ugat na katulad nito, para siguradong mabuhay siya. At tip nga pala guys, kapag magtatanim ka ng butong na kawayan, unang-una kailangan basa yung lupa, kasi angkop ito sa basang lupa at medyo malamig-lamig na lupa. Ngayon, sa pagpili naman ng pagtatamnan, angkop naman ito sa hindi siya sa matataas na bahaging lupa guys, dun sa mga mabababang bahagi ng lupa. Kaya itatanim natin ito ngayon dun sa may parang maliit na sapa, doon meron ng maliit na sapa. Pero titingnan natin yung tinanim ko nung December kung nabuhay ang mga ito. Kasi nung December nagtanim ako nito guys, pagkatapos ng bagyong basa ang lupa. Tingnan natin. Itatanim natin ito guys, tamang-tama. Napakalakas ng ulan kanina. So medyo basa ako ngayon, napakalayo natin, nasa almost nasa gitna tayo ng bundok. Ngayon, sa pagtatanim, sabi ko nga, kailangan nasa basang lupa siya, medyo basa at nasa tamang-tama, malamig yung lupa kasi nga bagong ulan, itatanim natin to. So hindi siya masyadong malalim, tamang-tama lang. So ganito lang, simple lang guys. So sana mabuhay siya, katabunan ng ganyan, medyo nakausbong, nakausli yung node. So, mga siguro after 1 month, titingnan natin kung nabuhay siya, kung mabubuhay siya. So, ito guys, yung tinanim ko noong December. So, nabuhay siya, gaya ng sinabi ko sa inyo, angkop siya sa medyo basang lupa at medyo malamig-lamig. So, noong December guys, nagtanim ako ng butong. So, ito siya ngayon. Meron na siyang usbong. Ito oh. Ngayon, 'di ba merong ulan ano? Basa yung lupa. Magkakaroon to ng maraming ugat dito. May lalabas na usbong diyan na bago. So after 1 month, tingnan natin kung ano ganun ang mangyayari. Ngayon, ito namang isa. Itatanim natin katabi doon sa unahan. Nagtanim tayo doon, merong buhay dito. So dito sa mababang bahagi, kasi 'yun mataas na bahagi, guys. Magtatanim tayo dito sa bahagi ito. So meron tayong space na pagtatamnan guys dito. So nasa mababang bahagi siya, tama yung pagkakapili natin ng lupa. Umulan siya ng malakas, malamig ang lupa. Ngayon ay maggagawa tayo ng space para dun sa itatanim natin ganito. Basang-basa siya kasi nga kakatapos lang ng ulan. Pagkatapos nito, uwi na tayo, Warren. Kasi ang lakas-lakas na ng ulan. Parang merong sunod na. So yun. Tama na yung angulo nito. Ibaon natin ng kaunti. Tapos, tatabunan. Sana mabuhay ka. At magbigay ka ng maraming sukling. Magbigay ka ng maraming maraming bamboo split, baka makadagdag ka sa pangangailangan namin. Gagawa tayo ng kubo. So pag nagawa tayo ng kubo, sa'yo kukunin yung gagawin naming upuan. Wala sanang dumaang malaking wild animal dito para hindi ka magalaw. Ayun, mamaya sabi sa balita, mayroong low pressure area sa may Catanduanes. Ngayong gabi, magkakaroon ng malakas na pag-uulan guys. Perfect sa pagtatanim. Kaya bukas, gardening tayo. Kung gusto niyo makita ang pag-garden ko bukas, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click na ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking
mga bagong video. Dismiss.